Hello, hello! I'm back again. So, ngayon naman ang gusto kong i-share sa inyo ay ang pagluluto ng gulay na mais yan. So, ito, bumili ako ng tatlong pack na mais na puti. So, ang laman ng isang pack ay tatlong mais. So, ngayon siya ay 9 pieces. So, it's more than maybe 2 kilo. So, tatry ko siya na gulayin. Kulay na ginagawa namin, nilalagyan lang siya ng luya, yayadya rin natin yung mais, maya-maya, then papakuluan lang sa luya at saka sa bawang, then lalagyan ng malunggay, that's it. So, try ko ngayon kung magsasucces yung binili ko kasi frozen siya. So, hopefully, okay siya. Kasi, miss ko na rin yung gulay na mais. Kada kasi ako uuwi sa Pilipinas, hindi ako nakakatapat ng mais. So, ngayon, nakakita ako ng mais na puti. Puti talaga siya. So, gugulayin ko siya at itatry ko siya on my way para malaman ko kung talagang okay siyang gulayin. So, next time, pag okay siya, pwede akong bumili ulit at gulayin ko ulit. So, tara, samahin niyo ako. So ngayon ay akin nang umpisahin yung ating mais. Nang pagyayarayan kung okay ba siya. Hindi siya talaga yung ano, yung ating peeler. So kailangan kutsilyo talaga. Ayan, yan lang siya. Ano siya, maganda siya. Lagkitan eh. Lagkitan yung pagka-mais niya. So, ganyan po yung gagawin ko. Yayari-yari ko lahat yan. Sa isa silang gaganyan eh. Tingnan natin kung maglalasya siyang gulay na mais. Tapos mamaya ito, siyang pampalapot natin. Isasama natin siya. Kukunin ulit natin siya mamaya. So yan guys, yung ating mais na niyarayar. So hindi pa ako tapos. And then ito na yung mga nagawa ko. And then mayroon ako ditong pinakukulong tubig na may bawang at asin. So yan ang paglulutuan natin ng ating gulay. Then mayroon akong nabili din na malunggay. So lalahokan natin ang malunggay, ang gulay na mais. So hopefully ay mag-success ang aking gulay na ito. So, ito na yung last na mais na yayarda din ko. And then, follow natin yung susunod na dito sa mga natira. Medyo mahirap na siyang yayarda din kasi ano na nga siya, frozen. Hindi ko lang alam, parang half-cook na siya eh. So, yan. Hindi ano siya. Hindi masyadong sa idyong talaga kasi kailangan iba yung paggagawa natin doon sa isa. Ibang paraan. So yan, yun din pa ulit natin siya with ano naman siya, kutsara na. Ito yung magiging pampalapot ng ating gulay na mais. Ito yung magpapasarap sa kanya. Yung kanyang ilalim yung natira natin ni Adyan. So, ito lang yung pinag-anohan natin kanina, yung itinira ko talaga.
At yun ang magdadala ng lasa dito. Medyo frozen pa yata. Sana ito. So, ganito po yung way ko ng pagluluto ng gulay na mais. Eh, pagka-press yung mais talaga, masarap. Masarap siya. Manamis-namis talaga. Tingnan natin kung may tamis pa to. So, yan ay yung aking niyarayar na mais. So, yan yung una at ito yung padalawa. So, ito, pagluto na ito, saka ako ilalagay itong sumunod na niyarayar ko. So, lalamasin ko siya, lalagyan ko siya ng asin. Ayan. And then, lalamasin natin siya. Bago ihulog ko sa aking kinakulong luya and bawang. And then, pagluto na, saka ko ilalagay yung pagluto na yung ating mais, saka ko ilalagay yung malunggay. Ading yung aking niyarayar na mais, ilalagay ko na dito sa pinakulo ng ating sauce niya, magiging sabaw niya. So, yan siya. Hintayin natin siyang maluto bago ilalagay yung padalawa nating ginagkat. So, yun namang nabili kong mais ay 5 pounds yung tatlong balot. Mahigit 5 pounds. 5.7. So, almost 350 pesos naman siya. So, ganun kamamahal yung mga talagang mga gulay-gulay dito. So, ito naman yung ating hihimayin at ilalagay ko doon sa aking gulay. So, napakasarap nitong malunggay. Mahal nga lang pero masarap siya. Hindi ko naman siya ilalahat kasi madami. Madami yung isang tali. So, kalahati lang siguro nito ang aking ilalagay. So, yan. Hihimayin ko muna din para ready na doon sa ating gulay. So, yun na yung mga nahimay ko. Madami-dami na siya. So, kalahati lang nitong aking binili. Yung aking hihimayin. Para ilagay natin sa aking gulay na mais. Hopefully, maglasa ang mais siya. Kasi, frozen yung mais. So, puti siya. Pero, hindi ko alam kung katulad ng mais natin na puti dyan sa Pilipinas. So, gusto ko rin magpasalamat sa mga nasuporta sa aking channel. Maraming maraming po salamat sa inyong lahat na lagi nandyan. Pag nag-upload ako, pag nag-LS ako. And maraming maraming salamat sa inyo. Hindi ko na po maisa-isa pero nagpapasalamat po ako sa inyong lahat na nakasuporta at nasuporta sa aking channel. Gina Cole Channel, yan. Maraming maraming po salamat sa inyong lahat. So, sikapin ko rin naman po na makabalik talaga din po sa inyo. So, maraming salamat po talaga sa inyo. Ayan. So, tama na siguro to isang tray, pang gulay. Tingnan natin kung maglalasang gulay na mais talaga siya. So, ayan. Ayan, sariwang-sariwa pa rin siya. Maganda pa rin. Mahal siya pero okay lang. Ayan. Tira yung kalahati para pag nagsabaw ng manok, pwede naman yung gamitin. Check natin siya. Ayan. So far, okay naman siya malapot. Yun lang lasa. Hindi natin alam kung okay din. So, ilalagay ko na yung ating padalawang ginagad. Ayan. Yung second na ginagad ko. Ayan. Mukhang gulay din naman na mais.
Sana maglasang gulay na mais siya. Bago iyan ang ilalagay ko yung ating hinimay na malunggay. Sabi nga ipampagatas daw ang malunggay. Totoo po yun sa mga nag-aanak. Ayan, napakagaling po niya. So, inat ko na po yung malunggay dyan sa gulay natin na mais. Ayan. So, mga pakuluin lang natin siya ngayon ng konti. And then, ready na. Ready na yung gulay natin. Ayan, titikman na natin siya. So, ready na yung gulay ko ng mais. And titikman ko naman to. Ayan, ito yung aking paboritong time. Tikiman. Tikman ko kung may lasa siya. And dadagdagan pa ba natin siya ng asin. Asin lang yan ang nagpalasa dyan. Wala nang iba kundi yung bawang, luya, tsaka tubig. Diba? Mukhang makakaulit akong bumili ng mais na to. Pwede na. Okay na rin siya. So, hindi siya ganun kasing lasa ng yung ating original na mais kasi frozen na siya. Pero masarap na rin siya. Ayan. Success naman yung gulay. So, pwede pa akong ulit umulit bumili. So guys, ito na yung aking kakainin for lunch. Yung gulay na mais. Ayan. Isang hawong yan. Isang hawong na gulay. Oh. So, yan ang aking kakainin for lunch. Ay, di na siya. Hindi na ako lugi sa binili ko. So, ayan. Mabibili akong bumili. So, malapit na siya. Sa 100%, doon sa atin, mayroon na siyang 80% for me na katulad. Kalasa. Do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day, my beginning.